Spirit sa ating pag-aaral ng Biblia. Na huwag nating paghihiwalayin ang kapangyarihan at ang bulong ng banal na Espiritu habang tayo nag-aaral ng ating Biblia. Bakit? Kasi ang banal na Espiritu, siya yung pinadala ng Panginoon sa atin bilang ating comforter. Anong kinalaman ng comforter sa pag-aaral ng Biblia? Yun nga kasi, yung salitang comforter sa original rendition sa Biblia, ang ginamit ay parakletos. Yung comforter, tagabigay aliw, ay isa lamang sa ibig sabihin ng salitang parakletos. Parakletos, ang ibig sabihin niya ay kasama, gabay, tagaturo, tagapagpaalala. Yun ang ibig sabihin nun. At yun yung diniscuss natin last time. And medyo hindi sa conclusion natin last time is hinapyawan natin how to activate the Holy Spirit's power in our lives. Hindi na tayo doon na masyadong tumagal kasi ang main message natin last time is paano natin, kumbaga, yung importansya ng pagtangkilik sa turo ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin habang tayo nag-aaral ng kanyang salita. Kasi siya ang nag-explain, siya ang the best na mag-explain, siya ang the best na mag-interpret ng salita niya, sa kanya galing yun eh. Amen? The Word of God is the sword of the Spirit, and we cannot understand it without the Holy Spirit. But now, paano nga natin maaaral ang salita ng Diyos kung hindi natin alam how to tap into that power from the Holy Spirit? How do we know when we are filled with the Holy Spirit? Diba? Natanong ba natin sa ating sarili yan? Yun po ang isang katanungan na siyang nagbago ng buhay ko way back 2016. Paano mo nalaman? Of course, alam natin that when we were saved, we are all indwelt by the Holy Spirit. Nung tayo'y naligtas, ang banal na Espiritu ay nananahan sa bawat isa sa atin. Pero, yun nga, nananahan siya sa'yo. Kailan ka niya napupuspos? Alam mo ba kung ikaw ay puspos? At kaya mo bang panatilihin na ikaw ay puspos? Paano natin hahayaan na ang buhay natin ay puspos ng banal na Espiritu? Yun ba ay para lamang pag ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos o pag nakikinig ng kanyang salita? O pwede ba natin itong ma-enjoy? Pwede ba nating samantalahin ang kapangyarihan ng Diyos sa araw-araw nating pamumuhay? Kasi kung makukuha natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pang-araw-araw nating pamumuhay, aba, ang gandang buhay Kristiyano niyan. Imaginin mo, sa isang mahirap na desisyon, kanino ka dudulog kundi sa banal na Espiritu? At siya ang magtuturo sa iyo ano ang tatahakin mo. Pag may problema ka at hindi mo alam ang gagawin mo, kanino ka dudulog? Dudulog ka sa banal na Espiritu at siya magbibigay sa iyo ng kaaliwan. Ikaw ay nalilito. Hindi mo alam ang iyong gagawin. Ang banal na Espiritu ang siyang kayang magpaliwanag. Ang tanong, paano natin sasamantalahin ang kapangyarihan na yan? Lahat ng ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nasa atin na. Hindi lang natin alam paano gamitin. Pero sa palagay ko naman, ano po, lahat ng bawat isa sa atin ay nakaranas na ng pagkakataon sa kanyang buhay na naramdaman niya na ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay kumilos sa kanya. Unang-una sa ating kaligtasan. Paano natin naunawaan yung ibinabahagi sa ating salita ng Diyos nang siyang nagbahagi sa atin ito? Kasi ordinarily, hindi natin maintindihan ito, di ba? Pero paano natin naunawaan? Yun ay gawa ng banal na Espiritu. Isa yun sa mga hudyat, isa yun sa mga clue na ang banal na Espiritu ay kumilos sa atin. Naranasan natin yan. At sa iba't ibang bahagi ng buhay natin, naranasan natin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Yun nga lang, ang problema natin, hindi natin alam kailan ulit at paano gagamitin ang kapangyarihan na yon kung kailan natin kailangan. Kumbaga, asa na lang tayo sa pagkakataon. Ganun ba dapat yon? Sayang ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mga kapatid, ang pagiging puspos ng banal na Espiritu ay isang disiplina. Nasa atin ang kapangyarihan, pero hindi natin alam ang gamitin.
Paano mo matututunan? Sa disiplina. Constant practice. At yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago po yan, tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Kami po ay nagpapasalamat sa amin pong panahon upang ikaw ay papurihan at pasalamatan sa iyong kadakilaan sa bawat isa sa amin. Ngayon po, ngayong umagang ito, sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong salita, kausapin niyo po kami. Ipaliwanag mo po sa amin ang nais mo. Ipakilala mo po ang iyong sarili sa bawat isa sa amin. Ngayon po, Banal na Espiritu, mangusap ka habang aming tutuklasin paano ka mas kumikilos sa buhay ng isang Kristiyano upang ito rin po ay aming ma-enjoy at kami po ay mabuhay ng isang matagumpay na buhay. Tagumpay laban sa aming mga kasalanan, tagumpay laban sa aming mga suliranin, tagumpay laban sa aming mga agam-agam at kalituhan. Tagumpay mula sa takot na siyang umaalipin sa amin. Tagumpay mula sa temptasyon ng kaaway. Ang kapangyarihang ito ay nasa amin na subalit hindi namin alam paano ito gagamitin. Kaya Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita ngayong gabi, ngayong umagang ito, turuan niyo po ang bawat isa sa amin. Gaya po ng itinuro niyo po sa akin at binulay-bulay kagabi, ikaw Panginoon ang kumausap sa aking mga kapatiran gaya ng pagkausap mo sa akin. Ngayon Panginoon, gamitin niyo po ako bilang iyong mouthpiece, hindi po ang aking kagalingan, kundi ang kagalingan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kausapin mo po kami, sapagkat kung wala ka, wala rin po kami. Lahat ng ito, Panginoon, ay para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Buksan natin ang Bible natin. Ano po? John chapter 14. John chapter 14. Simulan natin, sige. Simulan natin sa 15. Are you there? Nandun na po kayo mga kapatid? Okay po. Kung tayo naroon na, sabay-sabay nating basahin. Sabayan niyo ako sa inyong mga mata. Hindi, sabay-sabay na lang tayo. Konti lang naman to eh. Verses 15 hanggang 21. Sama-sama na tayo dito, okay? Okay, ready? Let's read. If ye love me, keep my commandments, and I will pray the Father that he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. I will not leave you comfortless, I will come to you. Yet a little while, and the world seeth me no more, but ye see me, because I live, ye shall live also. And that at that day ye shall know that I am in the Father, and ye in me, and I in you. He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and I will manifest myself to him. Okay? Now, jump tayo. John chapter 16. John chapter 16, verse... Sana yun? Dumikit. Yan. Verses 13 hanggang 16. Ready? Nandiyan na kayo? Okay, ready? Let's read. How be it, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. All things that the Father hath are mine. Therefore saith I, that he shall take of mine, and shall show it unto you. A little while, and ye shall not see me, and again a little while, and ye shall see me, because I go to the Father. Doon tayo mag-focus
sa role ng banal na Espiritu na sinabi dito ng Panginoong Yesus. Sa panahong ito'y binanggit niya, wala pa ang banal na Espiritu, kumbaga come and go pa siya. Kasi dumating ang banal na Espiritu upang manahan at the day of Pentecost. Okay, alam na natin yan, tinuro na ng ating pastor yan. Nung panahong ito, ito yung ang banal na Espiritu ikikilos sa'yo, bababa siya sa'yo, tapos aalis din. Diba? Pero ngayon, mga kapatid, ang banal na Espiritu, sabi, He came to dwell. Kasi ang pangako niya, He will come to you and will dwell with you. Nung nanahan sa bawat ligtas na Kristiyano ang banal na Espiritu, sayang naman kung mabubuhay pa rin tayo gaya ng pamumuhay nila noon na ang Holy Spirit come and go. Na kung kailan lang kailangan mo yung kapangyarihan niya, eh tsaka lang natin nai-enjoy. Eh He came to stay, nandito na nga, di ba? Bakit kailangang manaka-naka ang pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa? Kung pwede naman nating magamit ang kanyang Espiritu para gabayan tayo sa ating pamumuhay araw-araw. Diba? So ano yung kailangan nating gawin? Last time, I postulated to you, pinresent ko sa inyo yung mga disiplina. Mga disiplina na kailangan nating i-practice upang tayo ay masanay na makilala ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. Kasi ganito mga kapatid, uunahin ko na ang prinsipyong ito. Para ma-enjoy natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi po tayo ang gagamit sa banal na Espiritu. Tayo ang gagamitin. Tayo ay magpapagamit sa banal na Espiritu. When I said, sasamantalahin natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating ikabubuti, hindi po ibig sabihin na yung banal na Espiritu ay gagamitin natin sa ating ikabubuti. Kundi tayo ay magpapagamit sa banal na Espiritu sa ating ikabubuti. Gets niyo po yung pagkakaiba? Hindi po tayo ang gagamit. Tayo ay magpapagamit. Sapagkat ang Biblia, tinuturing tayo bilang sisidlan. Diba sabi, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost. That is in 1 Corinthians chapter 6. Di po ba? Hindi nyo baga nalalaman ng inyong mga katawan. Ang lupang katawan na to ay templo, panahanan, tahanan ng banal na Espiritu, which is in you and ye are not your own. Ang banal na Espiritu ay nasa inyo at kayo ay hindi na sa inyo. Ibig sabihin, ang katawang meron kayo, ang katawang meron tayo, ay hindi na sa atin. For we are bought with a price. Sapagkat tayo binili sa halaga. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Kaya niluluwalhati natin ang Panginoon sa ating katawan at sa ating espiritu na siyang pagmamay-ari ng Diyos. Problema, maraming Kristiyano, hindi natin ini-enjoy ang benefit ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay natin. Bakit? Bakit? Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. Verse 16. Pakiflash, Ate Pao. Galatians 5:16. This I say then, sabi ni Apostle Pablo, ito nga ang sinasabi ko sa inyo, kaya nga sinasabi ko sa inyo, lumakad kayo sa banal na Espiritu at hindi nyo susundin ang pita ng laman. Walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Bakit hindi ini-enjoy ng Kristiyano ang kapangyarihan ng banal na Espiritu? Ba't hindi natin nasasamantalayan? Kasi mas nakapanig tayo sa kapangyarihan ng ating sarili, ng ating laman. Kung ano yung magagawa natin, doon tayo mas nagtitiwala.
at hindi tayo sensitibo, hindi tayo nakapaling sa kung ano ang nais ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang ating susundin. Di ba? Now, mga kapatid, ano yung unang disiplina na kailangan nating i-practice, sanayin sa ating buhay para ating masulit ang banal na Espiritu na siyang nananahan sa bawat isa sa atin? Paano natin magagawa ang walk in the Spirit? Kasi pag sinabi natin walk in the Spirit, ang illustration na ginamit ko dyan last time is sa Amerika, uso dyan ang snowstorm, especially sa mga northern parts. Ano? Pag dyan bumagyo ng niebe, sa atin pag bumagyo, katinding kalakas ng ulan, nagbabaha. Sa kanila, pag bumagyo ng yelo, nagbabaha din. Yun nga lang, yelo. Imaginin mo paano bumaha ng yelo. Na yung hindi mo mabuksan ang pintuan mo ng bahay kasi sa kabila ng pintuan mo, yelo. Kaya karamihan ng sa mga ganun kalalamig na lugar, ang bukas ng pintuan ng bahay paloob. Kasi kung palabas, hindi sila makakalabas kapag natabunan na ng yelo ang kanila. At pinapala nila yon para lang makadaan yung kanilang mga kotse at sasakyan. At minsan may mga delikadong lugar kasi hindi mo alam, kasi natatakpan ng yelo eh, di ba? Hindi mo alam, may kanal pala dun. May palubog pala dun. Pwede kang mabuslot. Kaya merong isang tatay na pinapala niya yung snow, yung niebe, dun sa kanilang malawak na bakuran. Eh yung bakuran nila, may ano, hindi even, hindi patag. May mga bako-bako na gano'n, na pwedeng yung kanyang anak na 5 taong gulang pa lamang, eh pwedeng mabuslot. At napakadelikado mga kapatid, pag ikaw ay nahulog at napalibutan ng yelo, pwede kang mamatay sa hypothermia. Okay? So ayun, paano malalaman nung bata na ligtas, umapak doon sa bahaging yon ng yelo? Ang sabi nung kanyang tatay, anak, kung saan ako humakbang, doon ka rin humakbang. Kaya, yung footprints nung tatay, nung bata, doon siya, talon. 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 Kasi alam niya, hindi nabuslot yung tatay niya doon. Ibig sabihin, solid. At walang butas doon. Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Kung saan gumagabay ang banal na Espiritu, kung saan sinabi ng banal na Espiritu na tahakin mo, dun ka sumunod, dun ka bumaybay. Yun ang magandang terminology dyan. Bumaybay ka kasama ng banal na Espiritu at hindi mo susundin ang pita ng laman. What is the first posture? Gamitin lang natin para for artistic sake, ano? Posture. Kasi disiplina eh. Sa sayaw, may disiplina ang sayaw, di ba? Sa military exercises, may disiplina, di ba? Sa martial arts, may disiplina, di ba? Sa basketball, may disiplina, di ba? Pero lahat yon, yung mga disiplinang yon, para makapaglaro ka, para makapagsayo ka, para makalaban ka ng maayos, may postura, di po ba? Ganun din ang mga postura na kailangan nating sanayin sa sarili natin. Paano bumarel? May tamang postura. Hindi pwedeng ganyan-ganyan ka lang, tutok. Hindi. Pag hindi ka marunong, hindi mo alam kung saan ilalagay ang lakas mo, pag pinutok mo, tatalsik ang kamay mo. Gawa ng recoil. May tamang hawak. May tamang bigat. May tamang paraan. Ganun din po. Paano natin susulitin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu? Sabi ni Apostol Pablo, di ba? But I keep my body and bring it unto subjection. May disiplinang kailangan. May disiplina pong kailangan. First and foremost is the posture of humility. The posture of
humility. Hindi natin maririnig ang bulong ng banal na Espiritu. Hindi natin marerecognize, hindi natin makikilala ang tinig ng banal na Espiritu kung hindi tayo magpapakumbaba. Mga kapatid, buksan natin ang ating Bible. Romans chapter 8. Verses 5 to 9. Romans chapter 8, verses 5 to 9. There you go. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Tagalogin ko ng kaunti para intindi ng mga marunong sa English at ng mga hindi masyadong makaarok ng English. Ano? Maganda kung lahat tayo nakakaunawa. Sabi doon, balik tayo sa verse 5. For they that are after the flesh, sapagkat sila na siyang mga sumusunod sa laman, do mind the things of the flesh, ay nakatuon sa mga bagay na makalaman. Gets niya? Does it make sense? Ang mga sumusunod sa gusto ng laman ay nakatuon sa kagustuhan ng laman. Subalit ang siyang sumusunod sa banal na Espiritu, ang tuon nila ay mga bagay na nais ng banal na Espiritu. Yun lang yun. Dalawa lang yun. Dalawang magkaiba. Kumbaga parang dalawang contrast. Ano ba yung contrast sa ano? Sa Tagalog. Yung mga magagaling sa Filipino dyan. Yun. Paghahambing ng magkasalungat. Diba? Kinukumpara mo yung magkaibang bagay. O, sabi, kung ikaw ay makalaman, ang focus mo, yung mga bagay na masarap sa laman. Kung ikaw naman ay makaspirito, ang focus mo, ang tuon mo, ay yung mga nais ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Okay? Next. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Kung ang tuon mo ay makalaman, ito ay maghahantong sa iyo sa kamatayan. Subalit kung ang tuon mo ay sa Espiritu, ang dulo nito ay buhay at kapayapaan. Next. Because the carnal mind is enmity before God. Sapagkat ang isip, ang kaisipan ng laman ay pakikipag-away sa Diyos, ay pakikipagsalungat sa Diyos, ay paghihimagsik sa Diyos. For it is not subject to the law of God. Neither indeed can be. Kung may underline kayo, kung kaya nyong guhitan nyo yan. Yung, for it is not subject unto the law of God. Kung kaya nyong double underline, yung pinakahuli. Neither indeed can be. Bakit ko pinaguhitan? Sapagkat, sabi ito, ang kaisipan ng laman ay sumasalungat sa Diyos, ay lumalaban sa Diyos, sapagkat ayaw niyang magpasakop sa batas ng Diyos. At hindi niya kayang sumunod dito. Yun yung ibig sabihin ng neither indeed can be. Hindi siya nagpapasakop at hindi niya kayang magpasakop sa kalooban ng Diyos. Yan ang laman. Yan ang flesh. Kaya, di ba merong awiting, gusto kong bumait pero di ko magawa. Eh, miski anong gusto mo, ikaw'y nasa laman. Miski gaano mo gustong bumait, gusto mo lang yan. Pero wala kang kakayanan kasi ang laman ay laban sa Diyos. Ang kagustuhan ng laman, ang kaisipan ng laman ay laban sa Diyos yan.
At hindi siya nagpapailalim sa kalooban ng Diyos at hindi niya kayang magpasailalim sa salita ng Diyos. Hindi niya kaya, neither indeed can be. Verse 8. So then they that are in the flesh cannot please God. Okay? Verse 9. Ito. Kung may pangkulay kayo, kanina ginuhitan nyo, ito kulayan nyo. But ye are not in the flesh. Kung ikaw ay ligtas, wala ka na sa laman. You are not in the flesh. If so be that the Spirit of God dwell in you, kung tunay nga na ang banal na Espiritu ay nananahan sa'yo, now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Ikaw ay na kay Kristo kung ang banal na Espiritu ay nananahan sa'yo. Kung wala sa'yo ang banal na Espiritu, hindi ka sa Diyos. Yun lang po sinasabi niyan. Simple. Kasi sabi ni Hesus Kristo, nung wala pa ang banal na Espiritu, he that hath the Son hath life. Kung nakanino ang anak, nasa kanya ang buhay. He that hath not the Son hath not life. Sino ang wala sa kanya ang anak ng Diyos, si Kristo? Sino ang wala sa kanya si Kristo? Wala sa kanya ang buhay na walang hanggan. Same! Ang banal na Espiritu ang siyang isinugo ni Jesus bilang kanyang kahalili. Sa kanyang absence, ang Holy Spirit naman ang pumalit na nanahan sa atin. Now, if so be that the Spirit of God dwell in you, you are not of the flesh. If any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Gets niya? Kung wala sa iyo ang banal na Espiritu, hindi ka sa Diyos. Kung nasa iyo ang Espiritu, ikaw ay sa Diyos. At kung nasa iyo ang banal na Espiritu, wala ka na sa laman. Ibig sabihin, may kapangyarihan ka na, may kakayanan ka na lumaban sa laman. Pero ano yung susi? The posture of humility. Kilalanin natin ang sarili natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Kilalanin natin na kung wala ang banal na Espiritu ng Diyos, hindi natin kaya magpakabuti sa ating sarili. Hindi natin magagawa ang mga bagay na maka-Diyos kung wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay natin. Kasi kung aasa tayo sa ating laman, ang susundin natin ay yung mga bagay na makalaman. Kaya kailangan nating ipasailalim yung kagustuhan natin sa banal na Espiritu, hindi sa laman. Kailangan yung laman ang ipasailalim natin sa impluensya at kapangyarihan ng banal na Espiritu. We have to humble ourselves. Kasi kung hindi, sabi, yung verse before this, di ba? Neither can the flesh be subject to the law of God. Kung ang laman, hindi niya kayang magpasailalim sa kalooban ng Diyos. So the first is kilalanin natin ang ating sarili, magpakumbaba tayo. Anong ibig sabihin ng pagpapakumbaba? Ibig sabihin ba nun is yung hindi ka magdadamit ng marangya, hindi ka taas noo, lagi ka nakayoko, hindi ka makatingin sa mata kapag ikaw ay kausap, ganun ba ang mapagpakumbaba? Hindi ka maingay. Ganun ba mapagpakumbaba? Hindi, mga kapatid. Yung tunay na mapagpakumbaba is hindi mo inaari ang mga bagay na tinatangkilik mo bilang iyo. Kundi, ang tawag dyan, ano yung dinidefer sa Tagalog? Ipinapasa mo yung kalwalhatian sa iba. Especially sa Panginoon.
Yun bang tipong nagkaroon ka ng malaking achievement, pero hindi mo hinahayaang pumasok sa ulo mo yun, ano? Ang iniisip mo, hindi mo kayang gawin yun kung wala ang tulong ng iba. Kaya ina-acknowledge mo din yung participation ng ibang mga tumulong sa'yo, kaya mo naabot yung isang achievement na yun. That's humility in a human sense. How is it humility in a godly sense? Ire-recognize mo na hindi mo kaya yun kung hindi ka binigyan ng kalakasan at kapangyarihan ng banal na Espiritu at hindi ka tinulungan ng Diyos. Kaya, i-attribute mo ngayon yung mga nagawa mo hindi sa iyong sarili, hindi sa iyong kagalingan, kundi sa Diyos na siyang nagbigay sa iyo ng kalakasan. At binibigay mo yung mga papuri na tinatanggap mo, ibinibigay mo pabalik sa Diyos. That is humility. Yun ay sa harap ng tao. Pero ang humility na tinutukoy dito is yung humility mo, pagpapakumbaba mo, kapag walang ibang nanunood sa'yo. Kasi pwede mong gawin yun. Na ikaw ay pinuri, tapos hindi mo tatanggapin ang papuri, ipapasa mo nga sa iba. Mukha kang humble, pero pag mag-isa ka na lang, ako kaya gumawa nun. Kakayanan ko kaya yun. Diba? Ang tunay na humility is, miski mag-isa ka na lang, yung attitude ng puso mo is, Panginoon, hindi ko kaya to kung wala ka. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? And your humility, mga kapatid, will sharpen. Pag na-sharpen yan, ano, nasanay natin ang sarili natin na magpakumbaba sa harap ng Diyos. Mabubuo dyan yung ating obedience at dependence. Kasi kung hindi tayo nagmamataas sa Diyos, kinaya ko to Panginoon sa pamamagitan ng sarili ko. Naintindihan ko tong verse na to kasi magaling ako. Nagawa ko yung kabutihan na yun kasi magaling ako, kasi mabait ako. Yung ba't tipong na-open ka pag hindi ka na-recognize? Ano yun? That's internal pride. Kahit na sabihin mo na pag pinuri ka, kahit na sabihin mo in public na, no, I can't do it because of the Lord. No, to God be the glory. Pero pag na-offend ka, pag hindi ka napuri, teka, yun yung manifestation na kahit papano, you're hungering for recognition. Diba? So kahit papano, that's pride, mga kapatid. But a true humble person, mas madali niyang naririnig ang salita, ang bulong ng banal na Espiritu. Bakit? Kasi walang nakapaimbabaw na pangunawa. Walang nakapaimbabaw na sariling kagustuhan. Walang nakapaimbabaw na sariling plano. Kundi, Panginoon, walang wala ako. Ikaw na ang kumilos. Ano ang gusto mong gawin ko? Saka siya mangungusap. Marahil kaya ang mga pinagdadaanan natin sa ating buhay ay pinaparanas sa atin ng Panginoon para turuan tayong magpakumbaba. Kasi hanggat kaya at kaya natin, edi syempre, yung kagustuhan at plano at kaalaman natin ang siyang pinasisigi natin sa ating buhay. Pero kung tayo'y walang-wala na, nasa dulo na tayo, kapit-patalim na tayo, dumulas pa. Hindi ka na makakapit kasi sa pagkapit mo sa patalim, nasugat ka. At ikay walang-wala na, saka ka tumawag sa Panginoon, saka lang siya eksena. Kasi wala ka ng ibang hinahawakan. Kailangan nating matutunan unang-una ang pagpapakumbaba. Pangalawang postura. It is the posture of listening. Mapagpakumbaba ka na. Kung natuto na tayong magpakumbaba,
ang kailangan naman natin sanayin sa sarili natin ay yung postura ng pakikinig. Being sensitive. Alala niyo yung kwento ni Elijah? Na siya ay nagtatampo sa Panginoon. Kaya tumakbo siya sa isang malayong lugar. Tumakbo siya kasi siya ay takot. Katatapos lang ng isang victory sa buhay niya. Ano, nanalo siya sa contest ng mga Diyos. Nanalo siya at napatunayan niyang ang Diyos niya ay totoo laban sa mga propeta ni Baal. Pero natakot siya sa banta ng reyna. Natakot siya sa banta ng isang babae. Ipapapatay ko yan. Kung anong ginawa niya sa mga propeta ko, yan ang gagawin ko sa kanya. Sabi ni Queen Jezebel. At nagtago siya. Feeling niya mag-isa na lang siya. At nung nagtago siya sa yungib, kinakausap siya ng Panginoon. Habang siya'y nasa yungib, may mga kalamidad na nangyari. Unang-una, nagkaroon ng malakas na lindol. Great earthquake. Hinahanap niya. Eh, alam natin, ang Diyos, mga panahon na to sa mga propeta, ang Diyos nangungusap. Minsan, ang tinig ng Diyos naririnig sa mga kalamidad. Diba, nung pumutok ang pinatubo, lumapit tayo sa Panginoon. Galit ang Panginoon sa atin. Nai-interpret yun na ganun eh. Ito, since propeta sila, hinahanap nila ang hudyat, hinahanap nila ang pangungusap ng Panginoon sa mga kalamidad na to. Hinahanap ni Elijah ang boses, ang tinig ng Panginoon dun sa lindol. Wala. Pagkatapos ng lindol, malakas na hangin. Hindi natin alam kung ipo-ipo. Basta sinabi, a great and mighty wind. Subalit ang sabi ng Biblia, but the Lord was not there. Wala din ang tinig ng Panginoon dun sa malakas na hangin na yun. And then there was a great fire. Sunog, hindi apoy eh, sunog. Hindi natin alam kung forest fire o ewan, no? But there was a great fire. And still, the Lord was not there. Sa malaking sunog na nangyari, wala doon yung tinig ng Diyos. At habang nagmumuni-muni ang propetang Elijah, there came unto him a still, small voice. Anong Tagalog ng still, small voice? Ano yung still? Firm. Ang hirap itagalog ng still eh. Di ba yung still? Kalmado. Yon. Kalmado. Okay. Nakarinig si Propeta Elijah ng kalmado at maliit na tinig. At yun ang Panginoon na nangusap. Wala siya sa lindol, wala siya sa hangin, wala siya sa apoy, wala siya sa sunog. Ang Panginoon ay nangusap sa isang kalmado at maliit na tinig na kung hindi sensitive si Elijah, hindi niya maririnig sa ingay ng lindol, sa ingay ng hangin at sa ingay ng sunog na lumalagablab. Kung doon siya nakinig sa ingay noon at hindi siya sensitibo sa pangungusap ng Panginoon, hindi niya maririnig. Sabi ng Panginoon sa kanya, nagawa mo dyan. Pinababaw ko na lang, pero talagang ganun yun. Nagawa mo dyan. Anong ginagawa mo dyan? And the story goes, nag-usap sila ng Panginoon, pinakita ng Panginoon ang kalooban niya sa kanya at sinunod niya. Ganun din sa atin. Maingay ang buhay, mga kapatid. Marami tayo naririnig. Maraming payo. Maraming opinyon, maraming kaguluhan. Magulo! Ang gulo ng mundo natin.
Ang gulo na nangyayari sa politika. Ang gulo na nangyayari sa church. Ang gulo na nangyayari sa pamilya. Ang gulo! Ang tendency natin, kung tayo ay nasa laman, doon tayo mag-focus. At kung hindi nasanay ang ating sarili sa disiplina ng pakikinig, hindi natin maririnig ang bulong ng banal na Espiritu. Naririto ako. Kasama kita. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Ito ang gawin mo. Hindi natin maririnig yun. Kung tayo ay mapag-imbabaw, kung tayo ay mapagmataas, kaya ko to, Panginoon, bahala ako sa buhay ko, buhay ko to. Hindi mo maririnig. Sa gitna ng kaguluhan sa buhay natin, hindi mo maririnig kung ano yung instruction ng Panginoon sa ikabubuti natin. At kung tayo ay hindi sensitive, hindi tayo marunong makinig. Hindi tayo nasanay, hindi natin sinanay na makinig. Hindi natin maririnig yun. Sa Jollibee po, mga kapatid, nagtrabaho ako dyan. Isa ako sa mga pioneer crew member sa Jollibee Candelaria. Nag-training kami sa Jollibee Lucena. Ano? Sa training namin noon, ilang taon ako noon? 18 years old ako. Hindi ba kayo nagtataka paano nalalaman ng mga nagsiserve na tinatawag sila? Kapag masyado ka, di ba minsan no order ka, grupo kayo, barkada, ang dami, hindi nyo kayang buhatin yung tray. Tapos magugulat na lang kayo, may darating na server, na crew member, na siyang gagabay at tutulong sa inyo na magbuhat ng mga tray sa table nyo. Di ba? Naranasan nyo yun? Pag kumain kayo sa fast food? Hindi nyo napansin kung anong signal nila? Hindi naman sila tinawag na, "Uy, kuya, buhatin mo to." Hindi sila ganun eh. Hindi nyo ba napansin? Parang magical, bigla na lang silang susulpot para kunin yung ano nyo. Yun ang training namin, mga kapatid. May signal kami. Merong bell. Ano, Nick, di ba? Kung hindi man bell, buzzer. Parang doorbell yan. Kling, 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 kling. Pero mahina. Sa lakas ng music ng Jollibee, hindi halata ng customer yun. Pero kami, yun ang inaabangan naming tunog. Pagkatapos i-take ng order, na i-prepare na yung mga order. Kling, 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 kling. Gano'n na yung ano, yung order taker nyo. Hindi nyo naririnig yun kasi ang naririnig nyo yung music ng Jollibee. Yun ang naririnig namin. Yun ang pinakikinggan namin. Yun ang hinihintay namin. Pag narinig namin na may nag-kling-kling, okay na, bzit-bzit, gumanon, punta kami. Ibig sabihin, may nangangailangan ng tulong. May nangangailangan ng buhat. Sa gitna ng maingay na kapaligiran, paano mo maririnig ang bulong ng banal na Espiritu kung hindi ka sensitibo? Kailangan nating maging sensitibo. Paano ka magiging sensitibo? Aabangan mo. Hahanapin mo. Nagbabasa ka ng salita ng Diyos, Panginoon, ano ang gusto mong matuklasan ko dito? Ano ang gusto mong matutunan ko dito? Nakikinig ka ng preaching, Panginoon, ano ang gusto mong matutunan ko? Ano ang gusto mong baunin ko sa buhay ko? Ano ang makakatulong sa akin sa suliranin na dinadaanan ko ngayon? Ano makakatulong sa akin magdesisyon sa mga bagay na nagpapalito sa akin ngayon? Kung hindi tayo sensitive, ang papansinin natin ay yung antok. Ang papansinin natin ay yung offend. Ang papansinin natin ay yung hairstyle nung nasa harapan mo. Ang papansinin natin ay yung sapatos nung katabi mo. Diba? Ang papansinin natin yung puwet natin na masakit na kasi yung tagal mag-preach ni Kuya Sid. Diba? Kaya na-miss natin yung para sa atin. Oh, diba? Pero kung sasanayin natin ang sarili natin na kada pupunta tayo sa bahay-sambahan, kada magkakaroon ng Bible study, kada magbabasa ng Biblia, ano ang para sa akin dito? Doon, mangungusap ang banal na Espiritu. Una, postura ng pagpapakumbaba, the posture of humility. Pangalawa, ang postura ng pakikinig, the posture of listening. Pangatlo, mga kapatid, the posture of dependence.
the posture of dependence. Ang postura ng pag-asa. Hindi pag-asa na hope, pero yung pag-asa na umaasa ka sa Kanya, dumidepende ka dun sa sinabi sa'yo. Hindi yung sarili mong gana, hindi yung sarili mong nais, hindi yung sarili mong alam. Kasi kung sensitibo ka, ang unang-unang pinipitik ng banal na espiritu, yung konsensya. Teka kapatid, mali yan. Kung hindi tayo sensitive, lalang yan. Pero kung sensitive ka, uy, teka, kinukuha ng banal na espiritu ang attention ko. Ano ba ang dapat kong gawin sa sitwasyon na to? Basa nga. Tanong nga. And then the Holy Spirit will speak. Buksan natin, Bible natin. Doon sa binasa natin kanina, no? John chapter 16, verse 13. Balik tayo doon. How be it? When the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Kapag ang banal na Espiritu ay dumating, which is sa atin ngayon, dumating na, nasa atin na. So ano ang role ng banal na Espiritu, anong papel ng banal na Espiritu sa buhay natin ngayon? He will guide you into all truth. He will guide you. Dito ka. Huwag ka dyan. Dito ka. Kung hindi tayo sensitive, hindi mo maririnig yung dito ka. Huwag ka dyan. Hindi natin maririnig yun. Ngayon, habang sinasanay natin ang pagpapakumbaba, sinasanay natin ang pakikinig, umasa tayo sa direksyon kung saan tayo ginaguide. Now, paano tayo ginaguide? Ano ang kasiguruhan natin? He shall not speak of himself. Paano natin alam na yung banal na espiritu ang bumubulong sa'yo? Kasi ang kaaway bumubulong din. Si Taning bumubulong din. Paano mo alam kung ang bumubulong sa'yo ay banal na espiritu? Ito. He shall not speak of himself. But whatsoever he shall hear, that he shall speak, and he will show you things to come. Next verse. 14. And he shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. Next verse. All things, ito dito tayo, all things that the Father hath are mine. Therefore said I, he shall take of mine, and shall show it unto you. Chain of command. Saan nanggagaling ang paggagabay ng banal na espiritu? Kay Kristo. Sabi, ang banal na espiritu, hindi yan, hindi kanyang tuturuan ayon sa sarili lang niya. Ang ituro niya sa inyo ay yung itinuro ko ni Kristo. Di ba? Now, saan nanggaling ang turo ni Kristo? The Father. All things that the Father hath are mine. Therefore, said I, He shall take of mine and shall show it unto you. Galing sa Diyos Ama, itinuro ni Jesucristo. Pag sinabi kasi natin itinuro ni Jesucristo, malaki ang pagkakaiba ng turo ng propeta sa turo ni Kristo. Ang turo ng propeta, it's prophesying. It not necessarily mean na pinatunayan. Ito'y pinrophesy nila sa pamamagitan ng pananampalatay. Ito ang sinabi ng Diyos. Pero ang turo ni Kristo, pinatunayan niya. Siya yung tumupad ng propesiya. Hindi lang niya tinuturo sa bibig, tinuro niya sa buhay. Okay? From the Father,
from Jesus Christ, dun lang manggagaling ang ituturo at igagabay ng banal na Espiritu. Ano ang ating indicator? Balik tayo sa verse 14. Balik sa verse 14, Tipaw. He shall glorify me. Yan ang indicator kung ang paggagabay sa'yo ay galing sa banal na Espiritu. Diyan natin malalaman kung ang banal na Espiritu ang gumagabay. Sa kaninong glory, sino ang maluluwalhati kapag sinunod mo? Si Jesus. Hindi sarili, hindi kung sino man, hindi sinong tao, hindi sarili, kundi si Kristo. Hindi ang kaaway. Ibig sabihin, hindi ka mapapasama. Kung ikaw ay mapapasama, kung ito ay sumasalungat sa tinuturo ng Biblia na iyong ikabubuti, na iyong ikalalago, na ikatitibay ng iyong pananampalataya, na ikatitibay ng pananampalataya ng iba sa pamamagitan ng buhay mo, hindi sa banal na Espiritu yan. Eh kung ang natanggap mo naman na gabay ay nagpapatibay sa iyo sa pananampalataya, ay tumutulong sa iyo na magtagumpay sa kasalanan, tumutulong sa iyo para mapatibay mo rin ang iba sa pamamagitan ng buhay mo at nakakaluwalhati sa Diyos, paano mo masasabing hindi sa banal na Espiritu yan? Paano mo masasabing sa kaaway yan? Because the indicator of the leading of the Holy Spirit is Jesus is glorified. Hindi kayang gawin ni Satanas yan, mga kapatid. Kasi ang nature niya ay sabotahihin lahat ng mga kapagbigay luwalhati sa Diyos. Ano siya? Sinyut niya yung bola sa kampo ng kalaban? Hindi. Iba ang adhikain ng kaaway. Gusto niya yung bola isushoot sa court niya. Kung sinasabi na, ay, sa demonyo galing yan. E nakapagbibigay luwalhati sa Diyos, edi ibig sabihin yung demonyo nag-shoot ng bola sa kampo ng, ano, ng kaaway niya. Hindi niya gagawin yun. It's against his nature. At ganun din, the Holy Spirit, hindi ka rin niya gagabayan. Para ang masatisfy ay ang laman. Para ang masatisfy ay ang kagustuhan ng kaaway. Hindi kanya gagabayan ng ikahihina ng pananampalataya mo. Hindi kanya gagabayan ng ikahihina ng pananampalataya ng mga nakakapalibot sa iyo. Bagkus, gagabayan kanya into all truth that shall glorify Jesus Christ. And that's why we should develop that attitude, that posture, that discipline of dependence. Kasi hindi natin alam ang tama kung hindi ituturo sa atin ng banal na Espiritu. Kaya tayo sumisinsay sa buhay natin sa pananampalataya ay dahil ang dependence natin ay hindi pa buo sa banal na Espiritu. So we should exercise that discipline of dependence on the Holy Spirit. Kaya nga sinabi, walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Binasa natin kanina. Number four, the posture or the discipline of communication, ang postura ng pakikipag-usap. Kanina, puro one way. Lahat ng gagaling sa Panginoon. We have to be humble to Him.
We have to be dependent on Him. We have to listen to Him. But how about the communication? Communication is never one way, mga kapatid. Hindi yung Diyos lang ang utos ng utos ng utos. Eh, hindi naman tayo pwede magtanong. In fact, sabi niya, ang invitation ng Diyos sa atin, come now, pakihanap yung verse, Atipaw, Isaiah chapter 1. Come now, and let us reason together, saith the Lord. 1:18 daw. Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Sa isang pulang tela, napaka kapansin-pansin, ano, kapag nadungisan ng pula. Hindi ba? Pag dilaw, medyo hindi pa masyado eh. Diba? Pero pag pula, yung napatalsik sa puti, diba? Kapansin-pansin. Pero ang sabi ng Diyos, come now, let us reason together. Tayo'y magtalastasan, saith the Lord. Anong klaseng Diyos yan, ano? The supreme power of the universe, the omniscient one, siya ang nakakaalam ng lahat. Siya ang nagmamay-ari ng lahat. Pero napakabait niya upang sabihin, sige, sabihin mo yung dahilan mo, magtalastasan tayo, unawaan tayo. Anong dahilan mo? Anong rason mo? Ito, ibibigay ko rin yung akin. Diba? Let us reason together. Mag-usap tayo. Pag-usapan natin yan. At sa pag-uusap at pakikipagtalastasan, ipapakita niya sa iyo ang tama. At ipapaunawa niya sa iyo ang dapat mong gawin. At pag ikaw'y tumalima, though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Yung mga kasalanan mong yan, sa harapan ko, kaya kong linisin yan. Though they be red like crimson, they shall be as wool. But sinabi yan pagkatapos ng come now, let us reason together, saith the Lord? Kasi walang lalapit sa Diyos. Walang lalapit talaga sa Diyos. Karapatan ba naman natin na lumapit at makipagtalastasan sa Diyos? Eh alam natin na hindi tayo perpekto. Alam natin na tayo'y makasalanan. Pero sabi ng Diyos, no. Santabi muna yan. Para sa harapan ko, I will treat that as white as snow. I will treat that white as wool. Let us reason together. Isaiah chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given. Usually, naririnig natin to, nababasa natin tong verse na to, Pasko. No? Diba? Diba? For unto us a child is born, unto us a son is given. Sino tinutukoy dyan? Ah, si Jesus Christ. Okay, ha? Establish yan. Kahit Old Testament, ang tinutukoy dyan, si Jesus Christ. And the government shall be upon his shoulder. Oh, ito daw ang ipapangalan kay Jesus Christ. And his name shall be called? Wonderful. Ano pa? Counselor. Ano pa? The Mighty God. Ano pa? Everlasting Father. Ano pa? Prince of Peace. Sa mga hindi naniniwala na si Jesucristo ay Diyos. Ayan, no? The Everlasting Father, the Mighty God. Oh. Pero anyways, hindi yun ang pagtutuunan natin ng pansin. Ano yung pangalawa? Counselor. Counselor. Iba ang advisor sa counselor. Ang advisor nagpapayo. 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 Ang counselor, makikinig, makikinig, makikinig bago magpapayo. And he shall be called Wonderful Counselor. Saan ka nakakita ng counselor na hindi nakinig? Ang Panginoon ay handang makinig. Sa hinanaing natin, sa sakit ng damdamin natin,
sa mga dinaranas natin, handa siyang makinig. Sa mga agam-agam natin, sa mga pagdududa natin, sa mga takot natin, handa siyang makinig. We can confess everything to Him and be transparent. Communicate with God through the Holy Spirit. The Holy Spirit, sabi sa Romans chapter 8, maketh intercession for us with groanings that cannot be uttered. Pwede nating sabihin sa Kanya, even yung mga bagay na hindi natin masabi, hikbi lang, nauunawaan ng banal na Espiritu yan. At kaya niyang paratingin yan sa Ama. Communication, the discipline of communication. It's not just prayer, mga kapatid. It's not just prayer. Prayer is asking, petitioning, begging. Communicating is really talking. I mentioned last week, nabanggit ko po last week, itrato natin ang Diyos bilang persona, hindi lang bilang simbolo. Because many Christians treat God merely as an icon, as a symbol, but not as a person. And God is our Father, that is a person. Jesus Christ is the Son, our brother, our joint heir, diba? Our firstborn brother. He is our Savior, He is our friend, person. The Holy Spirit is also a person that we should communicate with. Handa siyang makinig. Sino po dito ang nasubukan ng makipagdebate sa Diyos? Nasubukan ko na po. Sino nanalo, Brother Sed? Siyempre, Panginoon. Pero napakasarap na experience. Every time I debate with the Lord and I lose, I learn. I understand more. Nagipagdebate ako sa Diyos, mga kapatid. At lagi akong talo. Pero, pagkatapos, may natututunan ako. At mas tumitibay ako sa pananampalataya. Kasi mas nakikilala ko siya. Nangungusap siya sa pamamagitan ng salita niya. Nangungusap siya sa pamamagitan ng pangangaral ng salita niya. Nangungusap siya sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay. Nangungusap siya sa mga bagay-bagay na natututunan mo sa eksperyensya base sa salita ng Diyos. Nakikita mo yung parallel, nakikita mo yung pagbaybay niya. Ano, hindi siya nakikita mo yung pagkilos niya na hindi sumasalungat sa salita ng Diyos. Natututo ka doon. Paano natuto si Solomon nung sinabi sa kanya ng Panginoon, go to the ant? Paano natuto si Jeremiah nung sinabi ng Panginoon sa kanya, go to the potter's house? Pumunta ka dun sa bahay ng manlililok. Diba? Simpleng bagay. Paano natuto si Solomon? Sabi niya, And lo, I went into the house of the sluggard and I saw that his house was full of thorns. Pumunta ako sa bahay ng isang tamad at nakita ko na madawag, masukal. At ano sabi niya sa verse? Ayan, no? I went by the field of the slothful and by the vineyard of a man void of understanding. No? Munta ako sa lupain ng tamad at ng hindi nakakaunawa. Ano yung verse? Yung verse 31. Next verse. And lo, it was all grown over with thorns. Ang sukal. And nettles covered the face thereof. Madawag. Ang daming damo. Ang daming amor seco. Ang daming tinik. And the stone wall thereof was broken down. At yung bakod niya, giba. Last. Then I saw, and I considered it well, and received instruction. Nakita ko,
binulay-bulay ko, may natutunan ako. Ganyan mangusap ang banal na Espiritu, mga kapatid. Kung hindi sa direct logos, pag sinabing logos, the literal word speaking. Di ba natututo tayo pag pinapaliwanag sa atin ang salita ng Diyos? Direkta, nababasa natin, naunawaan natin pag nahimay sa atin. But the word of the Lord, the word of God, sometimes come into us through rhema. R-H-E-M-A. Rhema. And that is the Spirit expressly speaking to you through the word of God. Just like this, then I saw and I considered and received instruction. Hindi nagsalita ang Diyos sa kanya, pero sa pamamagitan ng isang bagay na naobserbahan niya, natuto siya sa Panginoon. Mga kapatid, maaring mangusap sa atin ang banal na Espiritu sa anumang paraan, basta hindi sumasalungat sa prinsipyo na revealed sa atin sa salita ng Diyos. At pwede, kung tayo ay sensitive, we will receive instruction. Pero kung hindi na-develop sa atin yung disiplina ng dependence, hindi tayo umaasa na tayo ay kakausapin, hindi mo maririnig yan. Kung hindi na-develop sa atin yung disiplina ng pakikinig, hindi natin maririnig yan. At kung hindi na-develop sa atin yung disiplina ng pagpapakumbaba, eh bakit pa natin papansinin yan? Pansin niyo yung progression? That's the fourth discipline. The principle of communication. Last. The posture of response. Paano natin masusulit ang pagkilos ng banal na Espiritu sa atin? Hindi lang natin sasanayin ang sarili natin na magpakumbaba. Hindi lang natin sasanayin ang sarili natin na makinig. Hindi lang natin sasanayin ang sarili natin na umasa sa turo sa atin, sa gabay sa atin. Hindi lang sa pagsasanay ng pakikipag-usap at pakikipagtalastasan sa banal na Espiritu. Kung hindi sa pagresponde. Communication is two-way. Kanina puro galing sa Panginoon. Ito naman, ano ang galing sa atin? Ano ang response natin? Dito lumalabas ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. How we respond. Do we quench the Spirit? 1 Thessalonians 5:19. Quench not the Spirit. That could be a response. Ano yung quench? Ano yung quench? Saan ginagamit yung term na quench? Ano sa Tagalog yung quench? Sino may alam? Pigilan, pwede. Pero mas ano yan? Dalawa kasi ang, sa English language, dalawa ang ina-applyan ng word na quench. Eh. Pawi, yun ang term dyan, ano yan? Pawi. Dalawa ang interpretation sa Tagalog. Pigilan at pawiin. Okay? Pawi at pigil. Sa English, one word, quench. Dalawa ang ina-applyan yan. Uhaw, the thirst, quenching the thirst. Pangalawa, fire, quenching the fire. Doon lang ginagamit yung quench. Kasi pag pipigilan, quenching the rubber. Hindi mo pwedeng, pinipigilan mo yung magnanakaw, hindi mo pwedeng gamitin yung word na quench. O, di ba? Pipigilan mo yung agos ng tubig. Hindi mo pwedeng sabihin quenching the flow of the water. Hindi po, hindi naga-apply, 'di ba? Dalawa lang ang ina-applyan ng salitang quench. Uhaw at saka apoy. Pareho may kinalaman sa init.
Now, ang banal na spirito ay apoy na nasa loob sa atin. Nung bumaba nga siya sa mga ano eh, sa mga disciples nung Day of Pentecost, ano ang representation ng Holy Spirit? Cloven tongues like as of fire. Diba? Apoy na siyang dumapo sa mga mananampalataya. The Holy Spirit is a fire within us that gives us a thirst. Apoy na nasa loob natin na siyang nagbibigay sa atin ng uhaw. Uhaw na ano? Uhaw na gawin ang kalooban ng Diyos. Apoy na nagbibigay init sa bawat isa sa atin. Nagiinit ka. Pag sinabi, nagiinit ang katawan mo, hindi ka makapagpigil. Ano ang response mo? Do you quench? Pinipigilan ba natin? Pinapawi ba natin? Pinipigilan ba natin yung init? Pinapawi ba natin yung uhaw? Ang sabi ng Bible, quench not the Spirit. Paano natin ikikwench ang Spirit? Nagiinit ka, binibigyan ka niya ng uhaw na gawin ang salit, ang kalooban ng Diyos. May pinapagawa siya sa iyo. Pero hindi mo ginagawa. You're quenching the Spirit. Pumunta ka sa church. Mag-aral ka ng salita ng Diyos. Makinig ka. Pumunta ka ng maaga. Huwag kang malate. Alam natin. Lapitan mo itong taong ito. Bahaginan mo ng salita ng Diyos. Ayun ang taong nangangailangan. Tulungan mo. Ayan ang magulang mo. May inuutos sa'yo. Gawin mo. Ayan ang pananampalataya mo. Panindigan mo. Quench not the Spirit. Huwag mong pipigilan ang udyok ng banal na Espiritu. That's one response. You could quench, you could not. If you quench, you will not experience the power. But if you yield to the Spirit, then you will experience the power. Do we grieve the Spirit? Ano yung grieve? Pinagpipighati. Ephesians chapter 4, verse 30. Ephesians 4, 30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ang Holy Spirit, mga kapatid, napipigilan, napapawi. Nasa sayo siya, pero you can decide whether to obey or to yield or not. And you can also grieve the Holy Spirit. Pwede mo siyang palungkutin. Pwede mo siyang bigyan ng pighati. Persona kasi siya eh. Persona siya, mga kapatid. Sumasama din ang loob niya eh. Kaya nga, maraming Kristiyano hindi namumuhay ng tama kasi hindi nila tinitignan ang Diyos bilang persona. Ang Diyos sumasama ang loob. Grieve not the Holy Spirit of God. Kung kanina, nakikwench natin ang banal na Espiritu, napipigilan natin kung meron siyang pinapagawa at hindi natin ginagawa, ito naman, meron siyang hindi pinapagawa. Pinilit mong gawin. The Holy Spirit is grieved. Sabi ko sa'yo, huwag mong gawin eh. He is grieved. Lumulungkot siya, napipighati siya. Kasi sinabi na niya, mapapahamak ka dyan eh, tinuloy mo pa rin eh. Hindi mo naman dapat ginawa yun eh. Wala naman sa usapan yun eh. Anong pumasok sa ulo mo't ginawa mo yan? Diba? Sabi ng banal na Espiritu.
Huwag mong gawin yan, huwag mong hawakan yan, huwag mong paniwalaan yan, huwag mong... Eh, ginawa mo. The Holy Spirit is grieved. So, ano ang response natin? Once we have learned how to humble ourselves, once we have learned to listen, once we have learned to be dependent, once we have learned to communicate, what will be our response to the Holy Spirit? Do we quench? Do we grieve? Or do we make Him happy? Yun yung dalawang negative response na pwede natin gawin sa banal na spirito. Yung blaspheme against the Holy Spirit, unbeliever lang ang makagawa nun, so hindi ko i-discuss yun. But here, do we bear His fruits? That's a response. That's a response. Kung ikaw ay lumalago, kung ikaw ay nagpakumbaba, kung ikaw ay nakikinig, kung ikaw ay umaasa sa banal na spirito sa bawat desisyon mo, kung ikaw ay nakikipagniig, nakikipag-usap, nakikipag-talastasan, mabubuo sa'yo eh. Mabubuo sa'yo ang bunga ng banal na spirito. At hindi lang mabubuo, makikita sa buhay mo. But the fruit of the Spirit is agape, love, joy, peace. Paki-flash nga Ate Pao para masaya pag sumasabay sila lahat eh. Okay. But the fruit of the Spirit is Ephesians. Galatians pala, sorry. Na LSS tayo dun, Ephesians kasi. Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Yung against such there is no law, ibig sabihin lang po niyan, hindi bawal. Walang pumipigil sa'yo na magkaroon yan. Walang pumipigil sa'yo na gawin yan. Okay. Kung tayo ay dependent, kung tayo ay mapagpakumbaba, tayo ay nakikinig, tayo ay dependent, tayo ay nakikipag-usap lagi sa Diyos, dependent tayo, sumusunod tayo sa Kanya, hindi natin siya pinipigilan, hindi natin siya pinapalungkot at pinipighati. Ito ang lumalabas sa atin, mga kapatid. Ito ang responde. Makikita sa atin ang pag-ibig. And I have discussed with you for so long, agape and hesed. Ito ay pag-ibig na walang kondisyon. Miski hindi ka iniibig mo pa rin. Gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi tayo karapat-dapat ibigin, pero inibig pa rin niya tayo. Sino ba tayo? Diba? Pero inibig niya tayo. At yun ang pag-ibig na nais ng Diyos na ipahayag natin sa mundo at sa kapatiran. Hindi natin magagawa yan kung wala ang pagkilos ng banal na spirito. This in itself, ito pa lang ay kapangyarihan na mga kapatid. O may awitin ang mundo, the power of love. Hindi nila alam ang sinasabi nila, ang tunay na power of love nasa Kristiyano. Hindi yung I am a man who will fight for your honor. Hindi yun. The true power of love is seen when the church is filled with the Holy Spirit. By this shall all men know that ye are my disciples if ye have love one for another. Greater love hath no man than this, than a man lay down his life for his friends. That is power in itself, mga kapatid, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love. And of sound mind. Love. Ang pag-ibig sa hindi kaibig-ibig, kapangyarihan yan, mga kapatid. Joy. Ang ligaya sa puso kahit magulo ang paligid.
kahit magulo ang isip, kahit magulo ang mukha, joy. Ang ligaya ay hindi napapawi. That is a power, mga kapatid. Peace. Kapayapaan sa gitna ng tribulasyon, ng kaguluhan, ng gutom. Nabanggit kanina ni Brother Ed, ano ang mga bagay na maaari makapaghiwalay sa atin ng sa Panginoon, sa pag-ibig ng Panginoon. Sa Romans chapter 8, di ba? For I'm persuaded that neither death, nor life, nor the angels, nor principalities, nor things powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us. Pero yun naman, ano? May isa pa eh. What shall separate us from the love of God? Shall tribulation, yon, kaguluhan, tribulation, or distress, di ba? Or persecution, pag-uusig, or famine, kagutuman, kasalatan, or nakedness, kahubaran, kasi wala ka na maisuot. Di ba? Or nakedness, or peril, panganib, or sword, tabak, violence, and death. Maaring ihiwalay tayo niyan sa relasyon ng Panginoon, pero ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ay hindi hihiwalay. Pero mga kapatid, dahil alam natin yon, nasa atin ang kapayapaan. The fruit of the Spirit, that in itself is power. Imagine, nasa iyo na ang tribulation, ang distress, ang persecution, ang famine, nakedness, peril, at ang sword. Lahat yan, sumasalungat sa iyo, sumasalubong sa iyo, lahat ng kaguluhan sa buhay. Ang piso, pambihira, 500 na sa 1 dolyar. Pero ikaw ay may kapayapaan pa rin. Kapangyarihan yan, mga kapatid. Love, joy, peace, long-suffering, paghinuhod, pagpapahinuhod, pasensya, pagtitiis at pagtsatsaga, kapangyarihan yan, mga kapatid. Ano pa yung mga fruit of the Spirit? Pakipus ulit, ate, para nakikita nila. Long-suffering, gentleness. Gentleness. Gustong-gusto mo ng manapak, pero gentle ka pa rin. Kapangyarihan yun, mga kapatid. That's what we call strength under control. And that is great power. Ang tao na hindi niya mapigilan ng kanyang sarili, that is a vulnerability. Sa isang labanan, boxing na lang, wag na tayong humiwalay. Sa boxing, pag nag-init ang ulo, yun yung natatalo. Kung sino nag-iinit ang ulo, siya yung natatalo. He is bound to make more mistakes. Talo, pikon. But, kapangyarihan kung ikaw ay marunong magtimpi. Gentleness, goodness, kabutihan, faith, pananampalataya. May awitin tayo, faith is the victory that overcomes the world. Kapangyarihan yan, mga kapatid. Pananampalataya na tumatalo sa sanglibutan. At bakit kapangyarihan ng pananampalataya? Sapagkat ang pananampalataya ang siyang nagpapaligaya sa Diyos. For without faith, it is impossible to please God. And when you please God, the Lord will do favors for you. That's power, mga kapatid. The power from the Holy Spirit. Faith, meekness, pagpapahinuhod, pagpapakumbaba, temperance, self-control. Lahat yan, mga kapatid, bunga ng banal na Espiritu. At yan ang nagpapakita na ang banal na Espiritu ang kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan ang nagpapatibay ng pananampalataya. Yan ang sanhi, yan ang dahilan, yan ang kapangyarihan upang tayo ay makapanaig sa laban ng laman at ng temptasyon. Sa ating spiritual battles, this is what gives us victory. And it is through the power of the Holy Spirit. Ito ang nagpapalugo ng mga ministry. Ito ang nagbibigay tibay sa Kristiyano at haba sa paglilingkod.
If only we can tap the power of the Holy Spirit. Kung atin lang susulitin ang banal na Espiritu na siyang nananahan sa bawat isa sa atin. Hindi tayo mamumuhay sa laman. Tayo'y mamumuhay kabaybay at kaantabay, kaagapay ng banal na Espiritu. Marami pang disiplina. But these five are the basic. Ang disiplina ng pagpapakumbaba. Ang disiplina ng pakikinig. Ang disiplina ng pag-asa. Ang disiplina ng pakikipag-usap sa banal na Espiritu, sa Diyos. At ang disiplina ng pag-responde. The best response is obedience. Submission to the Holy Spirit. When you do that, the fruit of the Spirit grows in you and the power of the Holy Spirit is manifest. How do we know that we are filled with the Holy Spirit? Paano natin nalalaman kung tayo ay puspos ng banal na Espiritu? Simple ang kasagutan, mga kapatid. May bunga. May resulta. Ito nakalista. Kung tayo ay puspos ng banal na Espiritu, nakikita ito sa buhay natin. At hindi siya basta-basta natitinag. How to maximize? How to take advantage of the power of the Holy Spirit in our lives? Now we know. Ang kailangan na lang natin gawin. Alam nyo na yung disiplina. Alam natin yung disiplina. Then let's practice it. Then let's practice it. Iba yung nasa isip lang. Iba yung plano lang. Hanggat hindi natin ginagawa, hindi mangyayari. Ang bodybuilder, hindi lumalaki ang katawan sa pamamagitan ng imahinasyon. Ang bodybuilder, hindi lalaki ang katawan niya kung kakain lang siya ng amino acids at supplements. Kahit gaano karaming kainin niya. At gaano niya gustuhin na lumaki ang katawan niya kung hindi siya magsisimulang humakbang at mag-jogging-jogging, gumawa ng calisthenics, pumick up ng weights, magbuhat, at maging disiplinado sa kanyang buhay. Hindi lalaki ang katawan niya. Those are for body builders. But what about faith builders? What about spirit builders? The same disciplines apply, mga kapatid. May mga disiplina na kailangan nating gawin sa ating pamumuhay at kailangan nating i-practice. I-practice. I-practice, exercise your faith. I-practice, hindi siya nakukuha sa imahinasyon. Hindi siya nakukuha sa gusto kong maging ganyan. Kulang ang desire, mga kapatid, kailangan natin i-practice. Hindi siya nakukuha sa pagkain ng supplements. Kahit magbasa ka ng magbasa ng Biblia, hindi mo naman ginagampanan. Hindi pa rin lalaki at lalago ang pananampalataya. Hindi pa rin natin makukuha at masusulit ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kailangan ay disiplina. Ang kailangan ay exercise. Ang kailangan ay practice. 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 Sa ikagagaling, sa ikalalago, sa ikatitibay. Yan po ang kailangan natin, mga kapatid. Tayo'y magsitayo.